Actually, yung hospicio ay nag-start almost 500 years ago sa Espanya, sa Granada, Espanya. Pero nung dumating sa Bulacan, July 1, 1989, then around 3 years after ng arrival nila sa Bulacan, naitayo na itong hospicio. So this year ay 25 years na ng hospicio. This coming October 27. Nag-start nun ay si Brother Francis Joseph, isang American brother. Yun actually, ang objective ng hospicio ay bigyan ng shelter yung mga psychiatric abandon from the street. So, dito sa Bukawen, nandito yung mga lalaki, 105. At sa Busos, nandun yung mga babae, 32 naman sila. Actually, may mga manageable na nga for discharge na, pero walang uuwian. So, sila yung nakakatulong namin dito para mag-maintain sa garden. Nag-assist din sila sa laundry, saka sa kitchen. Then, meron din kami mga third order na tinatawag, yung companions of the Angel of God. Sila yung mga lay na nag-dedicate ng time nila, yung ba once a week lang, para makatulong namin dito sa pag-aalaga sa mga may sakit. Ang hospicio ay nabubuhay din through donations lang kasi yun yung ano ng nisan naman ng Diyos, mag-depend lang sa divine providence. Yung ward ay actually ang capacity ay 80 lang eh. Dahil nga mas prepared na okay lang na kuhanin sila pa rin from the street kahit nasa sumento matulog na may banig at kumot. Mas safe sila kasi dito compare sa kasada. Dahil dito at least may bubong, may gamot, may pagkain, may kumot, yan, may banig. Sa kasada kasi wala. So, yun, kaya lumakpas kami sa capacity namin. Pero yung place ay meron kaming ward for yung main ward pa sa mga yung regular, no. Meron kaming ward pa sa mga may epilepsy. Isang ward 'to na wala nang bed, pero meron siyang rubber. Yung rubber mat yung ginagamit sa mga gym kasi para pag bumagsak sila, sa rubber sila babagsak hindi sa semento. Then meron kaming 5 isolation room pa sa mga bayolente. Kasi minsan may mga time na merong sumpong. Then, yun, para kumalma lang sila. Pag nakalma din sila, papalabasin sila din. At meron ding isolation para sa mga may contagious disease. Kasi yung iba na napupulot namin may TB. So, kailangan i-isolate sila muna for time being hanggang bago matapos yung medication nila, saka inanin na sila. So, nandito sila, hindi lang para kuhanin sa kasada. Andun na rin siya bilang isang pamilya, meron silang tirahan. Isang family nga yun. Ano. Hindi lang talaga siya makuha mo lang na awa ka sa kasada. Makipakita mo sa kanila na part sila ng family, part sila ng society. Kaya nga pagka naging manageable sila, talagang inahap namin yung family para maibalik din sila sa society.